at speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Mga mamshi, so ayan, maaga na naman ako nakipagpilahan doon sa supermarket kasi meron na naman akong gustong bilhin. But hindi yun siya nakasell, mga mamshi, basta meron lang item na ganun kasi dito. May item na dumadating kahit hindi siya nakasell, but ano siya, yung mga iilang ano lang ang dumadating. So minsan tatlo, apat, minsan nga dalawa lang. So kung talagang gustong-gusto mo bumili ng isang item na yun, talagang magkikipagpilahan ka doon. Bumili din ako kanina ng tinapay kasi pag ganyan umaalis ako ng maaga pa na meron akong gustong bibilhin sa supermarket. So hindi pa kami niya nag-aalmusal. Yun, pag uwi ko, dumadaan na din ako sa bilihan ng tinapay. But yung pinakaano talaga, si Dudong ang palaging bumibili ng tinapay kasi tamad na tamad ako lumabas para lang bumili ng tinapay, lalo na ngayon taglamig. So marami ka pang isusuot, nakong natatamad ako. Kaya kay Dudong yan talaga ano, kumbaga kanya yan obligasyon yung pagbili ng tinapay every morning or kahit sa gabi, siya talaga yan. Ayaw ko talaga mag lumabas lang para bumili ng tinapay. Madilim yung ating ano, mga mamshi, kasi hindi ako nagbukas ng ilaw, liwanag lang galing sa labas kasi sayang naman yung kuryente. O di ba ang kuripot ko. At saka maliwanag naman, di ba? Nakikita naman ako yung likod lang ang maano. Ipapakita ko yung aking binili, mga mamshi. Ito muna ipapakita ko. Actually, ano, marami to doon. Nakita ko lang. Hindi talaga ito ang sadya ko. But nakita ko. And then, ayun, nagustuhan ko siya. Iba ang price nito. Sana ba yung ano? Itong isa is... Ito siya, mga mamshi, is ano to siya, 79 lira. So isusulat ko dyan sa screen kung magkano sa peso. So naman siya is 69. Mas mura ito siya, mga mamshi. So dahil taglamig na ngayon, mga ganitong chinilas talaga ang mga kailangan sa loob ng bahay. Although meron ako doon, mga mamshi, yung mga binili ko last year, ito nga. Ito kay Dudong ito, pero sinusuot ko din. Marami pa naman doon yung mga binibili ko nung mga nakaraan ngang binili ko, mga 2 years, 3 years ago. So andun pa, hindi ko yung tinatapon pag ano nilalabahan ko lang. But luma na siya, pero pwede pa naman siya isuot. Pero hindi ko tinatapon, sayang kasi. But ito kasi parang naano ako, ang cute niya. So mamaya ipakita ko ng ano, malapitan. Ang cute niya, meron pa siyang pabalahibo-balahibo, diba? Pinunta ko ng maaga pa. Aray ko po. So, ito, mga mamshi, ang unan. Ayan. Silicone pillow. 99 lira ang isa. So, isusulat ko dyan sa screen kung magkano sa peso. So, dalawa ang aking binili, mga mamshi. Itong isa sa akin. And then, itong isa sa anak ko. Kasi yung unan niya, luma na. Ilang taon na yan. Matagal na yan, mga mamshi. So, nilalabhan ko kasi kakalaba, parang nag-ano siya, yung parang nagnipis na hindi mo na maintindihan. So, ang gagawin ko dyan, anuhin ko sila, pag-isahin, tanggalin ko yung ano, tapos ipasok ko yung parang cotton ba yan. So, ipasok, pag-isahin ko sila, gagamitin din niya yan para dito sa gilid, kasi yung gilid dito, banda, is nandyan yung kabinet para hindi siya mauntog. Si Dudong, meron naman siyang unan, mga ilang months ko pa lang yan binili. Kaya ito, bumili ako dalawa para sa akin at sa anak ko. Ang isa din na talagang ipinunta ko dahil nga yung anak ko is wala siya yung tinatawag nila dito na yorgan. Yung katulad nung sinapin ko dati dito na kulay puti na makapal siya, na kumot, na parang may foam sa loob, na yun talaga ang kumot tuwing every winter. Nagamit kasi syempre taglamig. Merong ganito ang anak ko, but nung baby pa siya nun, andyan pa nga nakatago. Siyempre, lumiit na. Maliit na kasi baby pa siya nung binili ko. Marami dyan, mga mamshi, mga kumot, mga parang bedsheet ng anak ko. Kasi yung dati niyang crib, malaki siya. Binilhan ko ng mga bedsheet, mga pang sapin-sapin. Tapos yung crib niya, nilagyan ko na parang may mga pinalibutan ko ng parang sapin na parang may foam din sa ano. So, andyan pa siya, mga mamshi. Wala naman ako mapagbigyan. Kaya tinago ko na lang kasi sayang siya itapon. But yung dalawang partner yata ng bedsheet ng anak ko, binigay ko doon sa
saan ko ba yun binigay? Iwan ko, di ko matandaan, basta binigay ko. But meron pa dito na hindi ko na ibigay. Kasi yung mga unan-unan niya, nung baby pa siya, yung iba nandyan lang. Wala namang mapagbigyan. Sayang din kasi itapon. Nang hinayang ako kasi ngayon mahal na yan. But nung araw, masasabi mo mura siya sa kung ngayon ka mag-ano kasi nga mahal lang bilihin ngayon. But nung araw, mahal yun siya kasi syempre, ano pa nun eh. Ito din yung isang ipinuta ko mga mamshi. Dahil binilhan ko ng, ayun, yung pinatawag na yorgan or yung makapal na kumot na parang may foam sa loob. Kasi nga, yung anak ko wala siyang ganon, so need niya ito. Dati naman kasi, dahil magkasama lang kami dito sa isang kama, ganito na tinatawag na yorgan is malaki naman. Andin siya sa gitna, so kasyang-kasya kami. But ngayon, dahil meron na siyang sariling higaan, sabi na din niya ng sariling ganito. Ayan. Ayan, igaganyan dito sa kama niya. So, ganito siya mga mamshi, oh. Para siyang may foam. Ayan. Para siyang may foam sa loob. Ang gagawin ko nito mga mamshi, ito. Ito talaga ang purpose. Sa mga ganito, ito talaga ang purpose. Kaya mayroon siyang, butones. Ayan, kaya mayroon niyang butones. Kasi ang purpose niyan is ito siya. Ipapasok yan sa loob. Ayan. Ayan, lalabhan ko muna to bago ko ipapasok dito. Itong ano ng anak ko mga mamshi, pag makabinta na naman kami ng kalakal. Pag makabinta na naman ng kalakal, so bibili ako ng ano ng anak ko, yung pamalit dito sa sapi ng kama niya. At kailangan terno. Kasi ngayon hindi siya terno. Kasi ito siya, ito yung parang pinaka ano, and then ito ang punda niya. But walang ganito. Yan, wala siyang ganito na pwede mo ipasok itong makapal na kumot. And then ito naman ang binili ko. May ganito nga siya, yung pwede mo ipasok yung kumot. And then may punda. But wala din siyang ganito. Ayun. But dati kasi ang purpose ko naman is dahil nga yung ginagamit niyang airbed dati. So okay lang kahit ganun ang ano. But ngayon need niya ng talagang seat, kumbaga seat siya ba? So ngayon, ito muna ang importante. Okay naman to, kahit ganyan. Pwede naman yung sapi namin, but yung kung sapi namin gamitin dito, sobrang maluwag. Tupiin mo pa ng ano. But pwede din naman to, pagkalaba, and then, i-ano mo kasi madali lang naman matulo. For the meantime, yan lang muna ang gagamitin niya. So importante, may kumot siya, hindi siya ginawin. But katabi lang niya yung ano, yung heater diyan. So ayan, but need din talaga to. Ayun. So, labahan ko muna yan mga mamshi and then saka ko siya iaano dito. Yan mga mamshi ang aking gagawin dahil may pasok at si Dodong umalis na. Minsan kasi si Dodong ang trabaho niya is panggabi siya mga mamshi. So kung panggabi siya, nahatid sundo niya yung anak niya. But ngayon, ayun umalis siya ng maaga pa. Kaya ako ang maghahatid ng makulit sa school. So ayan, mag-prepare ako ng kanyang pagkain for lunch kasi kakain muna siya dito sa bahay before pupunta ng school. And then mag-prepare tayo ng kanyang babauni na pang merienda. So napaka ano, makulimlim yung panahon mga mamshi, paulan na parang hindi na iwan. But hindi na bago sa akin tong ganitong weather kasi ayan, nasanay, parang nasanay na din. Masarap lang kumain ng kumain. Kaya tingnan nyo, ang lola nyo, wala na ang diet. Nasira na ang diet. Masarap kumain mga mamshi kasi taglamig. Oh my God. But, ang ginagawa ko naman mga mamshi, pag alam ko na talaga, kasi ang katawan ko, madali patabain, madali din siya papayatin. Yan lang din ang kinaganda kasi, ang ginagawa ko mga mamshi, pag alam ko na tumataba na ako, kasi syempre mapapansin naman natin yan na tumataba na tayo. So ang gagawin ko, magda-diet-diet na ako niyan. Kahit malang ilang araw, at least kahit paano, magbabawas ka naman talaga ng timbang kahit paano kung magbawas ka ng kain mo. So ganun ang ginagawa ko para hindi magtuloy-tuloy yung aking pagka-dambuhala. Yun, ganun ang ginagawa ko. So ngayon na yun mga mamshi, mag-prepare lang muna tayo ng kakainin ng makulit at babaunin niya sa school.